So good morning guys. Today is tuturuan ko kayo kung paano mag change oil ng Scion IA 2016, Toyota Yaris IA 2017 to 2020. So bago tayo magsimula, i-prepare muna natin yung ating mga gamit. Ito yung plastic ram, rubber chuck, 5/8 na socket, funnel, oil filter. Ito yung oil natin sa OW20, rubber gloves, tsaka basahan. So, pasandang natin yung hood. So, pagkatapos, hilahin natin yung dipstick. Tsaka ito yung lalagyan niya ng oil. Dito natin ilalagay yung oil mamaya. So, dito mo rin makikita yung type of oil mo. Ayan. SAE OW20 para hindi ka magkamali. So open mo lang yan. So nalimutan ko pala kaninang idagdag sa mga kailangan natin gamitin. Ito napaka-importante. Ito ang oil pan. So dito natin papatuluin yung langis. So guys, ito yung drain plug niya sa ilalim. Tsaka ito yung oil filter na papalitan natin. So tatanggalin na natin yung So kaya importante may basahan, yan ang purpose ng basahan. So kahit na anong bilis mo, pupunta pa rin yan sa kamay mo. So pag na-drain natin yung langis, pwede na nating ibalik itong ating drain plug. So pagkatapos, higpitin na natin siya. So clockwise ito. So ang next step ay tatanggalin na natin itong oil filter. Usually, kinakamay ko lang to sa paglalagay at sa pagkakabit. Hand tight lang siya. So, tanggalin na natin. So ready na natin ikabit yung bagong oil filter. So bago natin ikabit yan, kailangan natin punasan itong rubber gasket niya. So yan. And then ilalagay lang natin. So clockwise ito. Usually hand tight lang yan. Hindi na kinakailangan niya ng spanner. So naikabit na natin yung
filter, nahigpitan na natin tong drain plug, so ready na natin to ibalik. So guys, everything is ready. Napalitan na natin ang filter, na-drain na natin yung oil sa ilalim. So ready na tayo i-fill up yung langis dito sa engine. Ito yung kanyang filling area. So ito yung nagamit din nating funnel. So ang fill niyan, ang capacity nito is 4.4 quart. So ang nilalagay ko mo na is 4.2, tapos tinanagdagan ko na lang. So ilagay na natin to. So guys, now na-fill up na natin yung oil. So kailangan natin i-measure kung tama ba yung level natin. So ito siya. So eksakto. Balik mo lang. So guys, tapos na natin lahat at huwag natin kalimutan tanggalin itong rubber chuck sa likod ng gulong natin. So at natapos na rin natin ang ating oil change. So natuturin lang ako sa YouTube. And sa sunod, ito naman, Emesis. Yan naman ang oil change natin. Hindi DIY din natin yan. Hindi pa ako nakapag oil change ng ganyan klaseng sasakyan. Pero next time, susubukan natin. So guys, tandaan natin, kailangan natin magpalit ng langis every 5,000 miles or every 6 months. Alin man ang mauna, dahil yun ang buhay ng ating makina. So, abangan po natin ang mga susunod na DIY natin, na i-share natin. So, salamat po. God bless and good luck.